Kumusta mga Brad? Sa ngayon nga po, kabi-kabilaan yung paglabas ng mga bagong motor. Mapa sa Pilipinas man or maging sa ibang bansa. Yung mga motor na inaakala mong imposible pa dati, ngayon posible na. Yes po, posible na talaga. Sa ngayon, ang dami mo na talagang pagpipilian. Pili ka lang kung anong gusto mo. Scooter ba? Or yung Dicambio? Maxi Scooter, Adventure Scooter, or Underbone? Lahat ng mga yan pwedeng-pwede mo nang mabili. Pero depende kung meron kang pambili. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa ngayon nga po, ang dami mo talagang pagpipilian. Kung madami kang pera, doon ka sa mga tinatawag nilang branded. Pero kasi alam naman natin na hindi lahat ng tao kayang maka-afford nung sinasabi nilang branded. Yung iba kasi, gipit talaga sa budget. Gustuhin man nilang bumili ng mga motor na gusto nila, medyo alanganin talaga. Katulad na nga lang po doon sa Honda Click 160, ang dami talagang may gusto niyan. Kaso lang, hindi po lahat ng tao afford yan. Kaya medyo nakakalungkot nga po. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na malulungkot. Kasi yung pangarap mong Honda Click 160, mukhang makukuha mo na. Iba lang ang pangalan, iba din ang brand. Huwag ka lang choosy. Yes po, meron pong isang Honda Click 160 lookalike na bagong labas. At yan nga po ay galing kay Euro Motors. Well, pagdating nga po sa mga magkakamukhang motor, hindi na po bago yan. Marami na pong ganyan. Siguro dito ginaya ni Honda Click 160 yung design niya. Ha? Hindi man 100%, pero magkamukha talaga sila. At ito pa ang malupit. Itong motor nga po na ito, hindi basta porma lang. May laman talaga siya. I mean, maganda rin yung mga features na nilagay sa kanya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. Subali, ang motor nga po na ito ay may pangalang Euro Samurai 155i. Pangalan pa lang, napakalupit na. So yan nga po, ito ay mayroong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka-electronic fuel injected. At ang malupit dito, ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Base nga po sa mga information na pinost nila, ito po ay mayroong 6.5 liters fuel tank capacity. Kaso walang nabanggit about sa kanyang fuel consumption. Ito pa ang malupit. Katulad nga po doon sa isang brand, meron din po siyang ESP Plus or yung Enhanced Smart Power Plus. O diba, sobrang familiar talaga. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or yung combi brake system. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-full LED na po. Speaking of ilaw, kapag nakaharap nga po siya, yung mga ilaw niya may pagkakahawig talaga. Katulad nga po na sinabi ko kanina, hindi man 100% pero magkahawig talaga sila. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka full digital. At ito nga po ang isa pang malupit. Katulad nga po sa mga bagong motor ngayon, naka smart key system na rin po ito. Yes po, naka keyless na po siya. Kaya dito sa motor na ito, hindi ka nagagamit ng susi pa. Papindot-pindot ka na lang. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat pa yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Corn Hub. Pagdating sa kanyang safety features, meron din po itong side stand kill switch. Just in case na hindi mo na iangat yung side stand niya, hindi siya aandar para hindi ka rin sisemplang. At dahil nga po ka-unveil pa lamang nila sa motor na ito, kaunti pa lamang po ng mga info yung nakuha natin. At alam nyo na po ibig sabihin nun, wala po muna tayong bounce. Bawi ako next time mga Brad. At regarding naman po sa presyo niya, abangan na lang po natin. So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep bye.